Ito ang mga hindi nawawala sa akin. Itong tiki-tiki. Plus, nagbibigay ako once a week ng rock salt. Ang salt deficiency, siya, palatandaan yan. Yung ibon mo, might as well, ang ginagawa ko, turo din lang naman sa akin at saka nababasa ko sa mga international vlog na kailangan pala yun. Ayun sir, matanong ko lang po, ikaw po, paano pumili nung pagpe-pairing mo na breeder? Maraming way para pumili ako ng breeding. Lalo na yung mga imported, may mga imported birds ako eh. Galing US, iba. Lalo na may pedigree, tumitingin ako sa pedigree. Ngayon, kung wala akong reference sa pedigree, ang bumabalik ako sa basic kung saan ako nag-umpisa mag-champion. Tinitingnan ko yung lipad ng ibon. Yung mga long distance at saka speed bird, pinagbabangga ko yan. Si Wikika, nung mag-champion ako way back 2018, hindi pa ako masyado marunong mag-ibon yan. Ang reference ko lang ng pairing, magaling siya sa dulo tapos speed bird. Kasi yung tatay ni Wikika, lahat ng inaanak nun, babibilis. Hanggang third lap, talagang kaya lumipad ng 1-2. Pero pagdating sa dulo, kinakapos. Yung nanay naman ni Wikika, ito pa yung thinking ko nung way back 2018. Nanay naman ni Wikika, ang galing sa dulo. Pero cut off sa first lap. Well observed ko talaga yon. So pinagbangga ko sila. At ayun, ang lumabas consistent. Until now, yun yung isa sa mga reference ng pinanggagaling. Ngayon kung long distance ginagamit ko. Pag gusto ko ng mga speed bird, lalo na yung mga north or ano, kasi kailangan din natin may mabilis tayo sa umpisa. Para kahit pa paano, kasi may mga fan races na ngayon eh. Na kahit pa paano, mananalo din tayo. Doon pala, makakabawi na tayo ng ring. May mga mabibilis din akong ibon dito na ginagamit. Ah, kumbaga sir, may mga pangharang ka din sa pooling. Dapat, hindi mo mawawala yun. Dati may history ako dito na 9 weeks hindi ako tinalo sa pooling. Oh, ang galing din sir. 9 weeks yun. Siguro kumita ako ng mga, hindi bababa ng mga 200 yun. Oh, so. Walang tumalo sa amin nun. Hanggang yung pang 10th Sunday, wala nang kalaban, sabi ng coordinator natin na ano namin. Pare, wala nang tumaya. Ano yun? Ang gamit ko noon, yung Mayumi. Si Mayumi, yun yung kauna-unahan ko ng champion na bird, na ibon, way back 2016. Kinross ko siya sa Alphonse. Yung Alphonse ko, direct yan kay Sir Jimmy Gan. Galing. Eh di sir, paano ka naman mag-prepare nung breeder bago sila isalang? Mahaba ang proseso ko ng pagpreparasyon ng pagbibreed. 2 months before ko sila isalang, sineselection ko na. So kung makikita mo itong kulungan ko na to, itong kulungan na to is dedicated para sa preparasyon ng ipon. Kasi meron akong stock loaf, hen and cap. Kukuha ko doon ng selection, ilalagay ko dito. So dito ko sila ipe-prepara. Gagawin ko dyan, pupurgahin, eke-cleansing, tapos bibigyan na ng mga maayos na patoka. Kasi ang stock bird ko talaga, tira-tira ang kinakain niya. Pero pag na-selection ko na sila, pinapakain ko dyan yung maayos na patokana para mag-build na ng maganda, makarecover na yung katawan nila. Plus, alaga yan sa grease. So before ko sila isalang, same procedure, magpupurga ako, cleansing. So inaalis ko na yung flushing kasi pagka-flushing, ang mentalidad ng mga panseer natin dyan, gumagamit ng antibiotic. Never ako gumagamit ng antibiotic. Pero nung bago pa ako, hardcore user ako niyan. Pero ngayon, wala na. Hindi na ako gumagamit yan. Wala na antibiotic dito sa loob ko. Nakita ko yung advantage at disadvantage na gumagamit. So yun, salang. Tapos tumitingin din ako sa body structure. Since kilala ko na yung ibon ko, alam ko na kung alin yung gumagalaw, madali na sa akin i-pairing sila. Like itong, nakikita ko yung lipad nila Sir John Allegre nila Sir Russell. May ginagamit silang drapa, mabibilis. So agad-agad bumili ako ka ng drapa. Kasi alam ko itong bilis na to pag pinaris ko kay Wikiga line. Gaganda ang speed. So unang gamit ko doon sa nakuha ko kay Sir Russell. Kasi nakuha kayo inakay eh. Pinagulang ko pa. Unang gamit ko, nag-produce kagad ng Super Shot Winner. Galing. Tapos yung mga naiiwan kong pang south ngayon na drapa compare wiki breed sa Wikiga line, halos nandyan pa sila lahat. So maganda yung pairing kasi yun, at the same time, bumalik na naman ako dun sa principle na pagparisin mo yung mabilis, tsaka yung dumudun. Yun, maraming salamat, sir. Eh, sir, pagdating po sa breeding, ano yung mga hindi pwedeng mawala sa'yo na ginagamit mo? Tiki-tiki. Yan. So, lagi tayong meron yan. Papakita. So, hindi ako nawawalan yan.
Ito ang mga hindi na mawala sa akin. Itong tiki-tiki. Plus, ito ang pang-cleansing ng atay nila. Dito na mawala sa akin. Yon sir, pwede pong malaman yung paggamit mo na ng mga ginagamit mo. Itong tiki-tiki, 1.5 ml per liter of water. So, 3 times a week ko ito binibigay. Tapos itong pang-cleansing ng atay ng ibon. So, depende kasi sa system. Once a week, pwede rin. Tapos, gumagamit din ako ng metronidazole. Ang metronidazole, ito yung anti-cancer. Serum, pag binibili ko, pantao din. Nag-iitlog pa lang, naglilimlim. Once a month pala, sorry. Tapos, twice a month pagka may mga inakay. Kasi common na sakit ng ibon is cancer. Cancer, normally dyan. Plus, hindi ako nawawala ng grapes, redstone, Taiwan soil. Laging meron yan. Ah, iniistakan mo na sila, sir? Oo, babad yan. Kung makikita mo itong breeding ko. Plus, nagbibigay ako once a week ng rock salt. Itong rock salt, kailangan to ng ibon para maiwasan yung salt deficiency. Ang tagal ko na-encounter yan dito sa loft ko. Ang salt deficiency, ang palatandaan yan, yung ibon mo, laging busog pero payat. Oh. Ang ibig sabihin nun, yung magulang nag-overfeed na sa inakay. Tapos yung inakay, hindi na niya natutunaw kaya nagre-resort na pumapayat sila. Bakit tumutuka ng marami ang mga breeder? Kasi hinahanap nila yung pangangailangan nilang salt sa patuka. So, pag busog sila, i-overfeed nila yung inakay. Ngayon, kung meron ka mga grits, Taiwan soil, o kung ano man ang binabagay mo, yun, maraming mayaman din yung sa salt. So, might as well, ang ginagawa ko, turo din lang naman sa akin at saka nababasa ko sa mga international vlog na kailangan pala yun. May nabasa rin ako tukol din sa salt deficiency. Kaya, naging practice ko na nagbibigay ako ng rock salt. So, once a week, bigay ka dyan sa ibon mo. Huwag mo lang i-over kasi pag nagbigay ka sa ibon yan, tutuka sila ng marami. So, masama sa kanila yan. Kahit naman tayo, kumain tayo ng overfeed tayo sa salt, masama yan. So, yun, isa yun sa mga practice ko dito, plus gumagamit din ako ng probiotic, molasses. Ang practice ko sa breeding, sa lahat ng ibon ko, every morning naglalagay ako ng minerals. O, sa inumin nila ha, vitamins, minerals, o kung ano man ang yahano ko. Tapos after 2 hours, papalitan ko yan ng water. Tapos water na the whole day. So ganun, kasi ang practice ng iba, maglalagay ng vitamins, o kung ano man minerals, probiotics o kaya molasses, hindi nila papalitan. Napapanis po yan. Magpo-cause siya ng sakit sa ibon. Plus, kung makikita mo ang kulungan ko, lahat yan madumi. Hindi ako masyadong naglilinis ng ipon para makapag-develop ako ng immunity sa mga inakay. Ah, yun pala yun. So, yung immunity. Once na naglo-load ng ibon mo, nilo-load mo sa crates, exposed na yan sa iba't ibang bakterya. Una, bakterya na makukuha niya sa pelo ibon. Kung ano-anong vaccine ng mga nakakabit dyan. Meron pa mga ibon na hindi naliligo. Plus, yung ipot nila, mag-i-stack yan doon sa truck. Sisingaw yan. Kung ang ibon mo, hindi prepared, hindi siya sanay sa ganong environment. Pag-uwi niya, may sipon, may wanay ko, magkakasakit. So, kaya dito pa lang, sa loob mo, ihanda mo na sila sa ganong environment para prepared ang mga ibon na. Salamat sir. Eh pagdating sa mga YB sir, yung mga babies na nung kalapati, anong may binibigay po ba yung supplements? Wala akong binibigay dyan. Same, kung ano pinapatoka ko sa ibon ko. Hindi rin ako nagpa-vitamin sa inakay. Ang pinaka-importante niyan, pag one month ka sila, ma-vaccine. Kapag ka na-vaccine mo, i-booster mo. So ito yung mga inakay ko, hindi pa yun na-vaccine. So, pag yan na-vaccine na, ililipat ko na sila sa loft. Hindi ako nagpapasok sa prior's loft ko nang walang vaccine. So yun lang ang maintenance ko ng plus. Hindi ko binibaby ang ibon. Nakita mo kung mag-awat ako ng ibon. Dati, kung mag-awat ako ng ibon, 18 days. Umpisa, dati 21. Kasi binaba ako sa 18 days. Ngayon, 17 days. Dapat separate ka na sa magulang mo. So, kailangan yun para matuto siya maaga pa lang, maging independent na sila. Especially yung mga panlipad na ibon. Dapat maging independent sila. Bata pa lang, lumakas na silang warrior. Matigas, kaya nilang buhayin yung sarili nila. Again, preparation din yan para sa mga darating nilang pagdadaanan sa races. Binaby mo yan,
Ano ba nangyayari dyan? Warriors yan dito natin. Dapat baby pa lang, inakay pa lang, matigas na sila. Kung mapapansin mo dito sa loob ko, 12 days, binababa ko na sila sa itlugan, nest bound. Para ma-practice na sila, maagang ma-develop sa kanila yung independence. Kaya makita mo ang mga ibong ko, maagang tumutupad, maagang natututong umiinom. Kasi nakasalapag na sila, exposed na kagad sila. So ganun kong patigasin yung ibong, yun. Prepare. Yun, maraming salamat po, sir. Eh, sir, ikaw, anong may papaya mo sa mga viewers natin dyan sa pagkuha nung gagawin nilang breeder? Una-una, dapat mag-invest po tayo. Huwag kayong bumili sa hula-hoop. Huwag kayong bumili dahil sinasabi lang nila yung ito ay yung bloodline, ito yung bloodline. Dapat may proof. Saka bumili kayo dun sa mga lock na nananalo. Bakit ka bibili dahil ito yung bloodline niya? Nananalo ba yan? So, katulad dito, bibili sa mga big time na panshear. Tapos i-breed, yun yung bibilihin mo, yung mga anak nun. So, hindi ako ano dun eh. Mas believe pa rin ako, mag-invest pa rin kayo dun sa mga lock na kung saan consistent na nananalo. Yan. At saka, huwag kayong pumili pag bibili kayo ng ibon. Kasi hindi nyo alam nyo kung ano yung ibon na nandito sa akin eh. Same na procedure sa akin pag bibili ako ng ibon. Ang pinapipili ko yung bibilihan ko. Masasabihin ko sa kanya, bigyan mo ako ng ibon na magpapayaman sa akin. Kasi, kung ikaw ang pipili, ano bang ano mo dyan? Hindi mo naman mahihipo yung mga bata pa eh. No. Pero may mga pagkakataon na bumibili ako ng ibon, kinakapa ako. Pero ang lagi kong reference nun, galing ba siya sa winning line? Tandaan nyo, you can never go wrong. Pag isang winning line pinagbangga mo, winner ang lalabas niya. Yun, maraming salamat po, sir. Yun, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. Siyempre sa patuloy yung suporta, mga kaibon. At yun, meron ulit tayong pa-shout out ngayon. Shout out kay Boss Pepe Jose. Yan, good luck po sa karera. Shout out din kay Dice Loop Subya. At kay Sir Jericho Antiga, ang father and son Loop from Cainta, Rizal. Shout out po sa mga pigeon puncher dyan sa Rizal. At shoutout din kay Sir Salvation Morales. At sa tropa niyang si Kevin, shoutout. At shoutout din sa Team Angel Lock TV from Qatar. So yun, maraming salamat sa solid yung suporta, mga kaibon. At abangan nyo yung part 3 nung napanood yung video. At sa mga gusto pang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At syempre, makiki-share na rin. So yun, maraming salamat sa patuloy yung suporta. Keep watching and God bless you all. Thank you.